Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon inshallah fiqh. At sa kitabus salah, natapos na natin yung mga syurutus salah, alhamdulillah. Ngayon, al-mas'alatul rabi'ah fi arkaniha. Ang mga rukun o mga haligi ng salah. At ito ay 14 lahat-lahat. 14 na rukun ng salah. Al-arkanu hiya matatakawanu minha al-ibadat. Ang arkan o haligi na tinatawag, ito ay ang anumang pangunahin na bumubuo sa mga gawaing pagsamba. Wala tasuhul ibada illa biha, at hindi magiging tama ang anumang gawaing pagsamba liban na lamang na dapat meron nito. Kompleto ang mga syurut. Sa lahat ng gawaing pagsamba, lahat merong syurut. Okay. Yung sa shahadatain halimbawa, yung shahadan la ilaha illallah may syurut, 7. Yung shahadan na Muhammad Rasulullah may syurut, 4. Salah, ito merong 14 na rukun. Yung zakah, 2. Ang nisab at ang whole na tinatawag. Ang pag-aayuno sa Ramadan, ito ay mayroong ilan ba? Tarkul mufattirat min gurubish shamsi min tulu'il fajri ila gurubish shams. Yun lang. So lahat ng gawaing pagsamba may kondisyon. O merong ano, yung rukun. Merong mga rukun, merong mga haligi nito. Kahit sa mga arkanul iman, meron ding rukun. Kasi nabubuo ang mga ito sa pamagitan ng rukun. Kaya nga sa arkanul Islam, arkanul iman, tinatawag din ang 5 na arkanul Islam bilang arkan, mga haligi. At ang arkanul iman, 6, ganun din mga haligi. Wal farqu bainaha wa bainas syurut. Ito, mahalaga ito. Ang pinagkaiba ng mga arkan sa syurut, ang pinagkaiba ng mga haligi sa mga kondisyon, anna syarta yatakaddamu alal ibadah. Ang kondisyon ay nauuna sa ibadah. Ibig sabihin, hindi mo pa ginagawa yung pagsamba, dapat kumpleto na yung kondisyon. Dapat kumpleto na yung kondisyon. At meron nga mga pangunahing kondisyon at merong pangkalahatan na kondisyon. Pangkalahatan, ibig sabihin, ang sala bilang halimbawa, nababanggit dito, di ba, yung tinalakay natin, sa mga kondisyon, ito ay syam. Syam na kondisyon. Pero pangkalahatang kondisyon, al-islamul wal-aklu, wal-bulugu, na dapat Muslim yung magsasala, dapat siya ay nasa matinong pag-iisip, siya ay dapat nasa hustong edad. At yung natitira pa, lahat yun ay mga matuturing na pangunahing kondisyon na. So dapat matutupad lahat yun bago ka pa magsala. Samantalang ang rukun, ito ay nasa loob mismo ng sala. Ito ay nasa loob mismo ng sala. Yun nga, anna syarta yatakaddamu alal ibadah, ang kondisyon ay nauuna sa gawaing pagsamba, wayastamirru maaha, at tagpapatuloy kasama ng gawaing pagsamba. Anong ibig sabihin dito? Doon sa syurutus sala, halimbawa sa mga kondisyon ng sala, kabilang dito yung pagpasok ng oras. So, ibig sabihin, pwede ka lang magsala ng tamang sala habang hindi pa lumilipas ang oras. O habang naroroon pa yung oras. Pag lumampas na yon,
ibig sabihin, lumipas na rin ang tamang oras ng sala. Wa ammal arkan at ang mga haligi sa kabilang dako, fahiya lati tashtamilu alayhal ibadatu min akwalin wa afal. Ang mga rukun, ito na ang bumubuo sa mga gawaing pagsamba na mga gawain at sinasabi. Ang mga ginagawa at sinasabi na mahalagang mahalaga sa sala, ito yung tinatawag na rukun. Whereas yung tahara, niya, pagharap sa kibla, pagtatakip sa aura, lahat iyon ay dapat bago ka pa man magsala, bago ka pa, anong unang ginagawa pang magsasala? Yung niya shirt nga, di ba? Ibig sabihin, wala ka pa sa sala nung nagniya ka. Ang tinutukoy ko ngayon, anong unang ginagawa sa sala? Paano masasabi na nakapasok ka na sa sala? Ha? Takbiratul ihram, di ba? Ang sala nagsisimula. Pag iba'y teacher niyo, mga high blood sa inyo. Ang unang ginagawa sa sala, yung ano, takbiratul ihram, di ba? So yung takbiratul ihram. So, bago yung takbiratul ihram, lahat ng mga kailangan mong gawin bago ka pa magtakbiratul ihram, yun nga, para ma-distinguish natin yung pagitan, pinagkaiba ng kondisyon sa haligi. So, lahat ng bagong takbiratul ihram, kondisyon. Okay? At lahat ng susunod sa takbiratul ihram na nasa loob ng sala, yun ay puro rukun na mahalaga na dapat na magawa nga. Okay? Siyempre, pangunahin o unang-una sa mga o kabilang sa mga nauuna sa mga rukun ng sala yung takbiratul ihram. Okay? Takbiratul ihram. Pero mamaya may mababanggit pa tayo na actually may mas mauuna pa. Pero technically, nagsisimula ang sala sa takbiratul ihram. At saan naman nagtatapos ang sala? Sa taslim. Okay? Sa taslim nagtatapos ang sala. So yun yung distinction nilang dalawa. So hindi kasi pwede, halimbawa, nagtakbiratul ihram ka, tapos wala kang wudu, pwede ba? Wala, ulitin mo yung sala. Kahit tapos ka na ng sala, ulitin mo yung sala. Nagtakbiratul ihram ka, hindi mo nasunod yung kondisyon na nakaharap sa kibla, pwede ka bang pipihit lang? Ha? Tutuloy mo yung sala, pipihit ka lang? Nakatalikod ka sa kibla, dito ka nakaharap. Ha? Ulitin pa rin ang sala kasi kondisyon yung pagharap sa kibla. Kondisyon ang pagharap sa kibla. So, ibig sabihin, hindi ka pwedeng magpapatuloy kapag hindi natupad ang kahit alin sa mga kondisyon. Okay? Nagtakbiratul ihram ka, hindi ka pala nakadamit. Nakasuot ka ng ano, yung shorts mo, maiksi, alimbawa, nakapambahay ka, hindi rin tanggap. Hindi mo pwedeng habang nagsasala ka, magsusot ka lang ng pantalon, susot ka ng malong, hindi. Putulin mo yung sala, ulitin mo yung sala. Yun yung distinction sa kondisyon. Okay, naintindihan nyo? Oo lang kayo, oo na naman. Karagdagang definition sa arkan, wa arkanuha, ang mga rukod ng sala, arba ata asyara, ruknan. Arba ata asyara, ibig sabihin 14, 14 na haligi. La taskutu amdan, wala sahwan, wala jahlan. Ito, tandaan ninyo ito. Ang mga rukun ay hindi pwedeng mapaumanhinan. Ibig sabihin, kapag hindi ito nagawa, sinasadya man, o dahil nakalimutan, o dahil hindi niya alam, ang kanyang sala ay mapuputol, mawawalan ng bisa. Sabihin na rin natin mawawalan ng saysay, kailangan niyang ulitin. Okay, kailangan niyang ulitin. O maaaring sa ibang pagkakataon, kailangan niyang balikan yung rukun na hindi niya nagawa. Kailangan niyang balikan yung rukun na hindi niya nagawa. Yung katulad ng nangyari minsan sa tarawih, nakalimutan ko mag-fatiha,
hindi naman kayo nag-subhanallah, bigla lang ako, basta nagtataka lang parang may kakaiba. Kasi naalala ko, hindi yata ako nakapag-Fatiha, so inulit ko yung Fatiha at nag-sujud sa sahwi pagkatapos. So kailangan babalikan. Hindi pwedeng iisipin ng tao, nakalimutan ko naman, hindi ko naman sinasadya. Regardless, mawawalan ng saysay yung sala. Kailangan kompletuhin ang rukun ng sala. So 14 ito, hindi ito mawawala o kumbaga hindi ito maaring mawawala ang kahit isa sa mga ito ng sinasadya, sira ang sala. Nakalimutan mo, hindi mo binalikan, sira ang sala. Hindi mo alam, sira ang sala. Ba't hindi mo inalam? Ba't hindi mo pinag-aralan? Okay, so ang 14 na ito, ilista nyo na. Una, al-qiyam, pagtayo. Al-qiyam, pagtayo. Pangalawa, takbiratul ihram. Yung takbiratul ihram, pagsasabi ng Allahu Akbar. Okay? So mamaya lilinawin natin bakit tinukoy dito yung qiyam. Pero technically, sa takbiratul ihram, nagsisimula ang sala. Mamaya lilinawin natin bakit unang tinukoy ang qiyam. Kasi napakahalaga ng qiyam, lalong-lalo na para sa meron namang kakayanan na magsala ng nakatayo. Pangatlo, kiraatul fatiha. Pagbasa ng suratul fatiha. Panglima, arrafu minar ruku, ang pagtayo mula sa ruku. At yung i'tidal, yung pagdiretso mula sa ruku. Pero syempre, yung tinutukoy dito na, ay, dalaktaw pala natin yung pang-apat. Yung pang-apat nga yung ruku, pang-apat ruku, pang-lima, pagtayo mula sa ruku, at pang-anim, pagdiretso ng katawan mula sa ruku. Na syempre nga, ito yung ano na, yung bago mag-sujud, di ba? So dapat diretso yung katawan. Maibalik ang katawan mo sa diretsyong posisyon at napanatag muna ang katawan mo bago ka mag-sujud. Hindi yung nagmamadali ka. Okay? Hindi yung nagmamadali. Ikapito, yung sujud nga. Sujud. Pangwalo, ang pag-angat mula sa sujud. At yung pag-angat na tinutukoy dito, yung sandaling pag-upo mula sa sujud. Yung pag-angat mismo patungo sa pag-upo, patungo sa sujud. Na yun din naman yung number 9. Number 8, pag-angat mula sa sujud. At number 9, pag-upo sa pagitan ng dalawang sujud. Number 10, hindi ito bahagi ng anumang pagkakasunod-sunod sa sala. Pero dapat ito ay umpisa pa lang naroon na. At ito nga yung tinatawag na tumaanina o kapanatagan. Dapat panatag ang nagsasala. Okay? Hindi nagmamadali siya. Yung parang ano, pag titingnan mo yung tao nagsasala, parang amin lang yung nirecite, nagruko na. Hindi ganun. 11, at tashahud al-akhir. Rukun ang huling tashahud. Huling tashahud ang tinutukoy dito, yung bago magtaslim na tashahud. Okay? Yung tashahud pagkatapos ng pangalawang raka'a para sa sala na tatlong raka'a o apat na raka'a, maghrib, duhur, asar, isya. Limbawa, yun ay wajib. Wajib. At nangyari sa atin yan minsan na nakalimutan kong umupo para sa tashahud pagkatapos ng pangalawang raka'a at hindi ko na siya binalikan kasi na-recite ko na yung suratul fatiha ng pangatlong raka'a. Kaya dinirediretso ko na at nagsujudu sahwi na lang. So madidistinguish pa natin kalaunan inshallah yung pinagkaiba ng rukun, ng wajib at ng mga sunna na gawain sa sala. So tinutukoy dito na tashahud al-akhir. Hindi yung Allahumma salli ala Muhammad ang tinutukoy dito ha. Ang tinutukoy dito, yung tashahud bago magtaslim. Tashahud bago magtaslim. Hindi pwedeng mawala yun. Okay?
At ang tashahud dito na tinutukoy, yung ano, yung hanggang sa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yun yung tinutukoy dito na tashahud. Yung sala alan nabi ay sunnah. Sunnah yun. So pwedeng hindi gagawin. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo dati, kung halimbawang gipit kayo sa oras at alam ninyo kung ano yung mga rukun, ano yung mga wajib at ano yung mga sunnah, magagawa ninyong kompleto ang sala nang maikli. Kasi pwede nyo nang hindi gawin yung mga sunnah na gawain na hindi naman rukun at hindi naman wajib. Halimbawa, sandali lang yung break nyo. O, kailangan mo magsala ng mabilis. Sa loob ng 2 minuto, kaya mong tapusin ang sala na 2 raka'a na sunnah bilang halimbawa na kompleto naman ang rukun at ang mga wajib. 2 minutes, pwede na, inshallah. Pero meron dito 30 seconds. 2 raka, 30 seconds. Hindi ko lang sabihin ko sino. Okay. At tashahud al-akhir, pangilan yun? 11, di ba? 12, al-julus lit-tashahud al-akhir. So, yung pag-upo sa pagre-recite ng huling tashahud. Ang tinutukoy nga ng huling tashahud dito, hindi Allahumma salli ala Muhammad, yung tashahud bago magtaslim. At 13, at taslim, yung pagsabi ng assalamu alaikum wa rahmatullah. Pang 14, tartibul arkan, na dapat naka-arrange yung mga arkan. Hindi pwedeng mauuna yung isa dun sa isa pa. Na kung ano ang, kumbaga pagkakasunod-sunod, dapat sunod-sunod sila na magagawa. Inshallah, hindi pwedeng magpapalit-palit. Na yun nga, kung halimbawa mangyayari na yun nga, nakalimutan mo yung isa, pwede mong balikan. Pwede mong balikan. At dapat mong balikan. Dapat mong balikan. So ngayon sa arkan, inshallah, unang-una al-qiyam, ang pagtayo. Fil fardi al-qadiri muntasiban. So ang pagtayo, so dito, ito ay rukun, lalong-lalo na sa fard na sala, obligadong sala. Okay? Pero kung sa sunnah na sala, sinasabi ng mga scholar, pwede kang magsala ng nakaupo. Totally, as in, mula takbiratul ihram hanggang sa, kumbaga, lahat ng parte ng sala na nakatayo ka dapat, pwede kang nakaupo. Pero syempre, kung kaya mo naman magsujud at magruku, magruku ka at magsujud sa tamang pwesto. Okay, ang tinutukoy ko lang dito, yung sa mga sunna, pwede kang magsunna na, mo, nagtatahadjud ka, nakaupo ka lang. Tapos pagruku, magruku ka, pagsujud, magsujud ka talaga sa lupa. Okay, yun ang tinutukoy dito na fard na sala ay rukun ang qiyam, pero hindi sa sunna. Hindi sa sunna. Ngayon, bakit inuna ang qiyam kaysa sa takbiratul ihram, samantalang technically sa takbiratul ihram nagsisimula ang sala? Inuna ang qiyam kasi para sa sino mang may kakayanan na tumayo, lalong-lalo na sa fard na sala, kailangan niyang at least magtakbiratul ihram ng nakatayo. Kung hindi niya kayang magsujud o makruku, pero kaya naman niyang tumayo, kahit sa takbiratul ihram man lang, magtakbir siya ng nakatayo. Tapos, kung napapagod na siya, umupo siya. At kung magruruko na siya, hindi naman siya makapagruko, di magruko siya na nakaupo at magruko ng o magsujud ng nakaupo. Pero magtatakbiratul ihram ka hanggat maari o yung iba pang mga parte na may kiyam, may pagtayo, gagawin mo yun ng nakatayo sa abot ng iyong makakaya. Yun ang dahilan kung bakit ang kiyam ang unang nilagay sa mga rukun. Bawa, meron kang, inaatake ako ng gout o arthritis o yung kambal. Sino ba yung nadisgrasya sa inyong dalawa? Ikaw?
Diba? Hindi ka nagsalakan na nakaupo minsan, pero dapat sa takbir, nakatayo ka. At sa lahat ng parte ng sala na nakatayo dapat yung tao, at kaya mo naman tumayo, tumayo ka. Okay? Tumayo ka, inshallah. Pero nga, syempre, pag di mo talaga kaya, pwede ka rin naman magtakbir at al-ihram ng nakaupo. Pwede naman. Okay? Kasi ang lahat ng ito, katulad ng tinalakay natin doon sa syurut, di ba? Yung mga syurut, tinalakay natin yun, laging idinudugtong yung ma'al-kudrah. Ma'al-kudrah, ayon sa kakayanan. Ayon sa kakayanan. Takpan mo ang aura, ayon sa iyong kakayanan. Humarap ka sa kibla, ayon sa iyong kakayanan. Magwudu ka, ayon sa iyong kakayanan. Okay? So, ganun din dito. Sa qiyam, inshallah. So, merong ayah, binanggit dito sa Suratul Baqarah, verse 238, وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ at tumayo kayo para kay Allah subhanahu wa ta'ala ng taimtim. At ang pagtayo rito na tinutukoy ay ang pagtayo para sa sala. Okay? Kaya nga sa sala, ang tawag sa sala ay tinatawag na, ano yung tawag sa sala? Pag nagtatawag ka ng sala, tinatawag yung mga tao patungo sa sala. Adan. Pero pag gagawin na yung sala, anong tawag? Ikama. Kasi dito yung kumo, ang tinutukoy dito yung sala. At yun din merong hadith, likawlihi sallallahu alayhi wa sallam li Imran bin Hussein, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kay Imran bin Hussein, hadith ito na iniulat ni Imam al-Bukhari, salli ka iman, utos ito, pautos, amar, magsala ka ng nakatayo, fa illam tastati fa kaidan, at kung hindi mo kaya ay magsala ka ng nakaupo. Fa illam tastati fa ala jambin, at kung hindi mo kaya magsala ng nakaupo ay magsala ka ng nakatagilid sa higaan. Nakahiga ka ng nakatagilid. Okay? Ngayon tatanong nung kambal, paano pag di ka makatagilid, nakatihaya? Pwede naman. Pwede naman. Pero bakit nakatagilid? Kasi yung pagtagilid mo na yun sa sala, hinaharap mo yung sarili mo sa kibla. Okay, pero kung halimbawa yung kibla nasa may paanan mo, eh okay din naman na nakatihaya ka lang. Okay? Eh paano yung kung yung kibla nasa likod mo? Paano? Dadapa ka? Paano pag yung kibla nasa likod mo? So ito na, dito na uli papasok yung ma'al-kudra. Istikbalul kiblati ma'al-kudra, pagharap sa kibla, ayon sa kakayanan. Okay? Halimbawa, nasa ospital ka, hindi naman pwedeng mapihit yung kama mo. O di magsala ka na kung saan ka nakaharap, inshallah. Magsala ka ng nakaharap. At yun nga, sa lahat ng kondisyon at rukun, ito nga kiyam, di ba? Paano yung halimbawa, na-disgrasya ka, tapos yung pwesto mo talaga, ano, nakadapa ka, di magsala ka ng nakadapa. Basta nga, ayon sa iyong kakayanan kung anong magiging madali sa iyo, inshallah. So dito, sa hadith na ito, naririto din ang tartib, yung awlawiya na tinatawag, priority na posisyon sa sala. Ang unang dapat na matupad ay ang magsala ng nakatayo. Kaya nga, para sa sino mang nagsasala na nakaupo, gawin niya ang takbiratul ihram at least nang nakatayo. Sikapin niya na siya ay nakatayo sa takbiratul ihram. O kung kaya niya sa lahat ng posisyon na nakatayo sa sala, edi gawin niya nang nakatayo. Inshallah. Tapos yung ibang gawain, pwede niyang gawin nang nakaupo. So una, priority, nakatayo. At kung hindi mo kaya, nakaupo. At kung hindi mo rin kaya, nakahiga sa iyong tagiliran, inshallah. Fa intaraka al-qiyama fil farida li udrin kamaradin wa khawfin wa ghairi dalik fa innahu yudaru bi dalik. So kasama nung ano nga ma'al kudra, sinasabi nga dito, kung hindi ginawa ang pagtayo sa obligadong sala dahil sa katanggap-tanggap na dahilan tulad ng pagkakasakit,
o takot o iba pa, tunay na ang tao na ito ay mapapaumanhinan dahil dito. Okay? So yung tao na may sakit, nahirapan siyang tumayo, halimbawa, sa kahit anong dahilan. O yung kinatatakutan din dito, ibang sample dito. Iba mangyayari na ano, yung pag tumayo ka, may babaril sa'yo. O di magsala ka ng nakaupo, inshallah. Pwede na, inshallah. Kasi nga, ang pagsasakatuparan ng mga obligasyon sa Islam ay ginagawa ng makatuwiran. At hindi mo pwedeng gagawin ang pagtupad sa anumang isinabatas sa Islam na malalagay sa buhay, malalagay sa panganib ang iyong buhay o kaya ay magdudulot ito ng pinsala. Hindi maaring magdudulot ng pinsala ang pagtupad ng tao sa kanyang obligasyon. Kaya nga yung minsan may makikita kayong mga video sa Facebook, OA na eh. Nagsasala sa gitna ng highway, nagsasala sa daanan ng tao, walang ganun. Walang ganon. Ang sala ay dapat ginagawa ng tao sa lugar na siya ay ligtas, lugar na hindi siya mapipinsala o may istorbo ng mga tao, at siyempre, lugar at panahon na hindi naman siya nakakapinsala sa mga tao. Okay? O magsasala ka sa daanan, tapos yung mga tao natigil na, hindi sila makakilos kasi nandun ka, nakaharang ka. Hindi yun kabayanihan. Hindi yun kabanalan. Yun ay huwad na kabanalan. So nga, maaring mapaumanhinan yung tao na ito na hindi makatayo dahil sa matinding kadahilanan. Wayusalli hasaba halihi kaidan o alajam. At siya ay magsasala ayon sa kanyang sitwasyon o kalagayan. Na nakaupo man o nakahiga sa kanyang tagiliran. Okay? So, halimbawa niyan sa kabilang sa mga sunna, yung pagtataas ng kamay para sa takbiratul ihram. So paano yun kung hindi mo nga mataas ang kamay mo? Walang problema. Walang problema na ito ay hindi magawa. Alhamdulillah. Sumunod, yung tungkol naman sa mga salatun nafila, binanggit na nga natin ito kanina, di ba? Ang masalatang nafila, ang mga voluntaryong salat, ang sinasabing nafila, lahat ng sala na liban pa doon sa limang sala. Okay? Lahat ng sala liban pa doon sa lima na sala at liban pa doon sa iba pang mga sala na tinukoy na fard. Kasi liban pa sa limang sala, meron pang ibang sala na obligado, di ba? Ano? Ha? O yun, Salatul Jumu'ah. At ang Salatul Jumu'ah ay, kumbaga, kung sa mga lalaki, ito ay fardu'ain na matutukoy. Salatul Eid, fardu kifaya. Gayun din yung Salatul Janaza, fardu kifaya. Ibig sabihin, obligado lahat yun. Pero tinutukoy dito na nafila, yung mga sunanur rawatib, dalawang raka bago mag-fajr, apat bago mag-duhur, dalawa pagkatapos ng duhur, dalawa pagkatapos ng maghrib, dalawa pagkatapos ng isya, tapos yung witir, yung qiyamul layl, tarawih, kasama dito. Sasabi, amma salatun nafila, fa innal qiyama fiha sunnatun wa laysa ruknan. Ang pagtayo raw para sa mga sala na nafila ay sunna at hindi rukun. Ibig sabihin, gawin mo, may gantimpala ka, pag hindi mo ginawa, wala kang parusa. Yun ang ibig sabihin ng sunna sa ahkam at taklifiyah, sa mga ahkam o individual na hatol, kung ano ang magiging hatol sa isang gawaing pagsamba. Hindi siya rukun, okay? Kasi nga, kung magtatahadyod ka, pwede ka nakaupo kahit sa takbiratul ihram. Pero kung kaya mo naman magruku, magruku ka. Nakatayo ka at kumbaga binibend mo yung likod mo at magsujud ka sa lupa. Pero pwede ka nakaupo sa mga parte na nakatayo. Lakin salatul kain fiha afdalu min salatil kaid. Pero ito nga, dinilinaw ng mga scholar, ang sino mang gumagawa ng salatun nafila,
ang nagsasala ng nakatayo ay mas mainam ito kaysa sa pagsasala ng nakaupo. Maaring mas malaki ang reward, okay? May reward pa rin. Ang ibig sabihin doon sa bakit sunnah, wala kang parusa na hindi ka nakatayo. Pero maaring may mas malaking reward kasi yon ang aula, di ba yung aulawiya na tinukoy natin kanina, priority, na ang tao ay nakatayo kung kaya naman niyang tumayo, inshallah. So katulad na nababanggit sa isang hadith, iniulat ito ni Imam Muslim, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul kaidi alan nisfi min salatil kaim. Ang sala raw ng nakaupo ay kalahati ang gantimpala ng sala ng nakatayo. So bakit ipagkakait ng tao sa kanyang sarili ang gantimpala ng pagsasala ng nakatayo? Insha'Allah. Kaya mainam na gawin ang sala ng nakatayo, insha'Allah. Pero syempre, ang tinutukoy dito, ha? Lilinawin ko ulit. Ang tinutukoy dito, yung may kakayanan naman na tumayo. Pero nagsala siya ng sunna ng nakaupo. Pero yung tao talaga na hindi niya talaga kayang tumayo, nakaupo lang siya sa kanyang sunna o kahit sa wajib, kompleto ang kanyang reward, inshallah. Kompleto ang kanyang reward, inshallah. Dahil siya ay kabilang doon sa mga pinahintulutan o pinauumanhinan, alhamdulillah. So tutuloy natin ito next week, inshallah. Tatalakayin pa natin yung iba pang mga arkan at simula na nga doon sa Takbiratul Ihram, inshallah. So dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.